How the BIR is killing the 2018 tax amnesty. Punyeta. Hindi pa nga nag-uumpisa yung 2018 tax amnesty. Pinapatay na eh. Oo. At ang number one killer, ha? Ang number one killer ay yung BIR mismo. May dalawa sila ngayong transaction. Inumpisahan nila ito noong June. At tuloy-tuloy ito hanggang sa March. Sigurado ako dyan. Hanggang hindi inire-release yung IRR. Kaya nga sabi ko sa mga congressman at senador, punyeta, tanggalin na natin yung magiging valid ang tax amnesty 2018. Pag nag-issue ng IRR ang BIR, ide-delay lang nila yan. Ito yung dalawang way kung papaano pinapatay ng BIR ang 2018 tax amnesty. Ito po yung isa. Napapansin nyo po ba, every week, mahigit sa lima ang kinakasuhan ng tax evasion? Oo, every week. Hindi lang yan. Higit sa daan-daang libong taxpayer, maliliit, ayan o, nakasulat, yung mga small-time taxpayer, pinag-i-issuehan ng letter of authority. Pati yung mga exempt churches, non-stock, non-profit, mga BMBE, punyeta, pinag-i-issuehan ng letter of authority. Alam mo, magsama-sama tayo, magtulungan tayo. Kasi ang kalaban natin eh, isang malaking-malaking sindikato eh. So, pinapatay ng BIR ang 2018 tax amnesty. Siyempre, walang aamin na pinapatay nila yan. Sasabihin nila, ginagawa namin yung aming mandato eh. Gusto ko lang liwanagin lang sa inyo mga taga-BIR. Suportahan ho natin si Presidente. Ang gusto ng Presidente, ang lahat ng taxpayer, all, ha, ay magkaroon ng clean bill of health pagdating sa taxation. Kung issue kayo ng issue ng letter of authority, file kayo ng file ng case sa DOJ, sa tax evasion, isa lang ibig sabihin yan eh, ayaw ninyo ng tax amnesty. Bakit? O, bago ko i-discuss yung dalawang way, ha. Yung dalawang way, nag-i-issue sila ng letter of authority for small-time taxpayer. Yan yung first. Yung second nila, file sila ng rate. Every week yan. Ah, ang weekly niya, 5 per week. Minimum. Ngayon, bakit sila ganyan? Ganito po kasi mawawala sa kanila. Suppose na nag-massive sila ng ano eh. So, ine-estimate ko mga 500,000 yung inisyuhan ng letter of authority. Ayan. Ang corruption sa letter of authority ay 350,000 pesos per letter of authority. Ayan. So, kung magkakaroon ng tax amnesty, magkano ang mawawala sa graft and corruption? 175 billion pesos. Yan po ang mawawala sa graft and corruption. Ang amnesty po ay naaprubahan na ho noong November 21 ho tayo ngayon eh. Ayan. So, within December ho, 2018, baka mapirmahan na po yan ni Duterte. Okay? Pag napirmahan ni Duterte, magiging batas yan. Kaya lang binigyan ng BIR ng 90 days para mag-implement, gumawa ng implementing rules and regulations. Sa 90 days, maraming mangyayari. Maraming makakasuhan ng rate. Maraming ma-audit na LOA. Paliwanag ko lang muna sa inyo yung isa. Pinapatay ng BIR ang tax 2018 tax amnesty sa pamamagitan ng LOA. Kasi po, kapag ka-issue ang kayo ng LOA, siyempre, ang gusto ng BIR, magkaroon kayo ng assessment. Ayan. Ang gusto ng BIR, hindi lang basta assessment, kung hindi final and executory yung assessment. Minamadali yan. Kayang gawin ng BIR yan within 90 days. So, kung may 500,000 people ang may LA,
At na-issuean sila ng assessment ng final and executory. So may 500,000 taxpayer ang hindi makaka-avail ng tax amnesty. Kasi ang tax amnesty po, pinakamaliit na babayaran nyo. Ha? Ang pinakamaliit na babayaran nyo sa tax amnesty is 100,000 pesos lang. Ang gusto ng BIR, mas malaki bayaran nyo. Sabihin natin, half a million. Half a million ang gustong bayaran ng BIR, sa inyo ng BIR sa pamamagitan ng pag-i-issue nito. Pwede pa naman kayo mag-avail ng tax amnesty kahit meron kayong assessment. Kaya lang, imbis na babayaran nyo 100, ang babayaran nyo 500. Dito, pwede, pag kayo na may rate, nakasuhan kayo ng rate, mas malaki babayaran nyo. Mas malaki. Imbis na 100 lang, sabihin na natin babayaran nyo, ang utang ninyo sa gobyerno, sabihin na natin, na-rate kayo. Sabihin, pinakamababa na, 2 million. 50% niyan babayaran mo pag nag-avail ka ng tax amnesty, which is 1 million. Imbis na babayaran mo 100,000. Ganun ho itinutulak ng BIR para hindi ka mag-avail ng tax amnesty. Pero wag ho kayong mag-alala, kayong may mga deficiency taxes, kayong nakasuhan ng rate, pwede pa rin ho kayong mag-avail ng tax amnesty using 100,000 pesos. Pwedeng-pwede pa ho. Yan, pwede pa ho. Tuturuan ko ho kayo. Basta, yung ginawa ho ng Kongreso, alam ko, hindi na magbabago to. Reconciliation na lang ito ng House at saka ng Senate. Ano ho? Ayan. Gagawa ko ng libro. Professional Manual for 2018 Tax Amnesty. Bumili ho kayo ng librong yon. At matutulungan kayo, makatipid ho kayo sa tax amnesty. At huwag niyo hong kalimutan, kagagawa lang ho, kare-release lang ho ito kanina. Para hindi kayo makotongan, maloko ng mga BIR examiner na hindi naman marunong mag-audit. So gumawa ko ng libro, in-expose ko kung paano dapat i-audit ang value-added tax return, yung BIR Form 2550Q. So magkakaroon ho ako ng pre-selling. Tawagan niyo ho si Len Len. Siya ho ang may hawak nito at ang telephone number niya ito. Okay? So kung gusto niyo bumili o magbumili na nito, ito muna kasi yung librong isa wala pa, yung Professional Manual for 2018 Tax Amnesty. Ito muna bilhin niyo para yung mga ino-audit kayo sa value-added tax ay ma-check nyo kung tama. At ma-check nyo rin yung mga walang niyang mga CPAs na nakikipag-connive sa BIR officers. Ma-check nyo rin yung mga bookkeepers nyo na nagkakapera sa mga BIR examiners sa pamamagitan ho ng pag-divulge ng mga confidential information nyo. Tawagan nyo si Len Len. Para ho dun sa mga libro ko na gusto nyo bilhin at magkakaroon din ho ako ng sale ng aking libro by December, tawagan nyo uli si Len Len. Si Len, ayan. Siya ho ang may hawak ng aking mga libro. So, magtulungan tayo. Kayong may mga LA, lumapit kayo sa akin. Tulungan ko kayong cancelin yan. Tawagan nyo lang ho itong number na to. Pagpa-cancel ng LA, ha?